Hello mga kapobre, magluluto tayo ng nilagang baka. Ang ating pangkuan, pangsawag itong repolyo. Tapos may mais tayo, bagyo beans, meron din tayong patatas, may patis, may pamintang buo. Wala tayong sibuyas na puti, ito na lang. Tapos may cubes tayo, ito ang papasarap ng ating nilagang baka, beef cubes. And mga kapobre, yung akin namang kuan, beef ay pinapalambot ko na. Naka-pressure cooker na siya, nilipat ko na lang siya sa kawali. Ngayon, ilagay natin yung ating ibang ingredients na. Kagaya nitong ito, ilagay na natin. Kasi pag nagpakulo tayo ng baka, kailangan lagyan natin ng paminta. Pamintang buo. Malambot na yan mga kapobre. Nilipat ko lang siya sa kuan. Nilipat ko lang siya sa kawali. Kasi medyo madami itong aking nilagang baka. Kasi pinamimigay ko rin to sa aking mga kaibigan dito. Mga kapitbahay ko na wala ko lang. Yan. Yan. Ayan, mga kapobre. Habang pinakuluan ko siya ulit mga kapobre sa kawali, nilagyan ko siya ng tanglad para mabango. Ganito talaga ako pag nagluluto ako, kailangan ko may tanglad. So, ilalagay na natin itong ating pamintang buo. Kasi malampot na itong karne mga kapobre. Na pressure cooker na yan. Tapos, ilalagay na rin natin itong ating sibuyas. Yan. Sunod itong mais. Isabay natin dito sa pagpakulo dito kasi kahit naka-pressure cooker siya, hindi ko naman siya lambot ng todo kasi pangit naman kung ang karne mo ay kuwana, gutay-gutay na siya. Kaya sali ko na rin to pagpakulo para manamis-tamis yung ating sabaw ng baka. Yan, pakukuluan muna natin siya. I-add natin mga kapobre itong ating patis. Tsaka maglalagay tayo ng ano. Maglalagay tayo mga kapobre ng cubes. Ayan mga kapobre, beef cubes. Maglalagay tayo para pang palasa. Takpan natin mga kapobre hanggang sa maluto yung mais. Yan lang muna natin yan.
Ito yung nilagang buto-buto ng baka, mga kapupre. Pero hindi naman siya lahat buto-buto. Meron din siyang laman. Ulan na, ulan. Lakas ng ulan. Ilagay na natin, mga kapobre, yung ating patatas. Ilagay na rin natin yung ating bagyo beans.
ilagay na natin mga kapobre yung ating repolyo. Kamayin ko lang. Naghugas naman ako ng mabuti ng kamay. Kakamayin ko lang. Malalaking hiwa ko ng repolyo mga kapobre. Kasi paborito ko ang repolyo. Madami to. Pinadamihan ko ng repolyo kasi pinapak ko na to siya. Ito yung ginagawa kong kanin kasi di ba kasi ako kumakain ng kanin. Ibihira lang. Kasi pag malakas ka kumain sa kanin, may tendency magkaroon ka ng diabetes. Lalo na sa gabi, bawal kumain ng maraming kanin. Kaya ang ginagawa ko, pag ako'y nagluto-luto, maraming gulay. Kasi yun na yung kakainin ko, gulay. Ganito, ang daming repolyo mga kapobre, diba? Ang daming ulam ko. Pupuno na yung kawali kasi pamimigay ko rin to mga kapobre sa aking kapitbahay. Kasi may mga kapitbahay din akong binibigyan. Lalo na pag mga matanda, binibigyan ko kasi kawawa. Matandang walang asawa. Iyan mga kapobre, ang aking lagang baka. Luto na. Luto na mga kapobre. Grabe sa kawali talaga. Dami. Iyan mga kapobre. Hello, hello, hello. Luto na ang aking nilagang baka. Ayan, luto na. Pakisubscribe mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobreng TV. Pakihit ng notification bell. At pakiclick ng all para kayo ay laging updated sa mga videos na bago kong ina-upload. Pakipalo na rin mga kapobre sa aking FB page. Pakifollow. Paki-like, comment, share. Share mga kapobre sa aking mga ina-upload na luto-luto. Kung magustuhan nyo, luto na rin kayo. Eh, hindi naman ako professional na chef mga kapobre. Ito ang luto-luto ko, mga ulam lang din namin. Kaya, share mga kapobre. Pag nagustuhan nyo ang aking mga mino, nagustuhan nyo ang aking mga nilulutong ulam. Pakipalo please. Thank you for watching mga kapobre. I love you all. Patikman. Sapol mga kapobre. Sasarap. Yan na mga kapobre. Bye bye na sa inyo. Bye bye. Love you all.